Pero lagi naman po silang dumadalaw dito, madam. Sagot ko. Oo, kaya lang iba pa rin ang may nakakasama palagi. Yung lagi mong nakikita at nakakausap. Pero syempre, may kanya-kanya na silang buhay na binuo. At kung alam ko lang na ganito palang pakiramdam habang pinagmamasdan mong unti-unting pag-aalisa ng sarili mong mga anak sa bahay, dinagdagan pa sana namin sila. Wika ni madam na may halong biro sa tono ng boses. Kita ko din ang lungkot sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang yun. Ganoon po ba talaga kapag mayayaman, madam? Kaunti lang kung mag-anak? Wala sa sarili kong sagot. Huli na nang ma-realize ko na umandar na naman ang katabilan ko. Gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Nakakahiya kay madam. Amo ko siya kaya dapat lang napag-isipan ko lahat ng isasagot ko. Bakit? Hindi naman siguro. Sagot ni Madam Marian habang napansin kong muling pagngiti nito. Pagkatapos ay hinawakan ako nito sa kamay at niyaya ng umakyat. Marami ka pa bang mga damit na pwedeng maisuot? Tanong nito. Agad akong tumango. Marami pong binili para sa akin si Sir Raphael nung nakaraang araw. Marami pa po akong maisusuot. Sagot ko. Tumango ito at nagkanya-kanyang pasok na kami ng kwarto. Agad akong naghalungkat ng damit sa walk-in closet. Dress ulit ang napili ko. Lagpas tuhod at kita ang aking balikat. Pagkatapos ay nagsuot ako ng flat sandals para maging komportable at kinuha kong shoulder bag na isa sa mga nabili para sa akin ni Sir Raphael noong nakaraang gabi at inilagay ko ang aking cellphone. Pagkatapos ay muli kong sinipat ang aking sarili sa salamin at ngumiti. Nang mapansin kong maayos na ang lahat ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto at sakto naman ang pagbukas ng pintuan ng kwarto nila Madam Marian at napansin ko itong lumabas na din. Tumitig muna ito sa akin tsaka sinanyasan akong lumapit. Pagkatapos ay niyaya akong pumasok sa kwarto nila kaya napasunod ako. Kung malaki ang kwarto ni Sir Raphael, mukhang mas malaki ang kwarto nila Madam Marian. Maganda sa mata ang lahat ng nakadisplay. Umupo ka muna dito dahil lalagyan kita ng kahit na konting makeup sa mukha. Wika nito sa akin. Agad akong nagulat. Napansin ko pang pagtitig nito sa kwintas na suot ko kaya hindi ko maiwasan na kabahan. Po? Naku, wag na po, madam. Baka naiinip na po si Sergio sa baba. Sagot ko at nagmamadali na din na naupo sa isang upuan na nakatapat sa salamin. Hindi naman ito nagtanong tungkol sa kwintas, kaya naman naging kampante na din ako. Sandali lang to, wala pang 5 minutes, matatapos din agad tayo. Kapag lumalabas tayo ng mansyon, dapat palagi tayong maglagay ng ganito para naman presentable tayo sa paningin ng ibang tao. Wika ni madam at may kung anong cream itong ipinahid sa aking muka. Hinayaan ko na lang siya na ayusan ako. May mga nilagay din ito na pilik sa mata ko. Pati na din sa kilay ko. Huling inapply niya ay ang lipstick. Tama ito. Wala pang 5 minuto tapos niya na akong ayusan. Nang mapagmasdan ko pa ang sarili ko sa salamin ay nagulat pa ako sa laki ng ipinagbago ng muka ko. Simpleng makeup lang naman ang nilagay ni madam pero ang laki ng epekto sa itsura ko. Nang hinayang patuloy ako kung bakit hindi ko tinandaan ang mga pinaglalagay niya sa akin. Ilagay mo to sa bag mo para pwede kang mag-retouch kapag mabura ang nilagay natin dyan sa mukha mo. Nakangiti nitong wika. Hindi na ako tumanggi pa. Napansin kong kahit natatanggi ako, ipagpipilitan pa rin niya kung ano ang gusto niya. Kaya naman nagpasalamat na lang ako. Lula ng sasakyan, bumiyahin na kami papuntang Bilyarin Empire. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng excitement sa isiping makikita ko muli si Sir Raphael. Kapag mainip kayo, pwede kayong mag-ikot sa kalapit na mall, sweetheart. Narinig ko pang wika ni Sergio, nakaakbay ito sa kanyang asawa at nakahilig naman sa balikat niya si Madam Marian. Super sweet at mapapasana all ka na lang talaga, kaya agad kong kinuha ang cellphone ko at inabala ang aking sarili. Natigil lang ako sa kakapindot sa cellphone ko nang huminto ang sasakyan. Agad kong inilibot ang aking paningin sa buong paligid. Nandito kami sa loob ng isang parking area at wala akong ibang nakikita kundi puro sasakyan. Napansin ko pang pagbukas ng pintuan sa gawi ko, kaya agad akong bumaba. Bumaba na din sila madam at sir at sabay na naglakad papasok sa loob ng isang lobby. Tahimik lang akong nakasunod sa kanila habang hindi ko maiwasan ang magpalinga-linga. Mukhang mga kagalang-galang ang mga taong aking nakikita. Halos pare-pareho sila ng suot. Color dark blue na coat with slacks. Mapababae at lalaki.
Siguro yun talaga ang mga uniform nila. Narinig ko pa ang kanya-kanya nilang pagbati nang mapansin nilang pagdating namin. Yumukod pa ang iba at tanging tangulang ang naging sagot ni Sergio, samantalang nakangiti lang sa kanila si Madam Marian. Alam ko na kung kanino nagmana si Sir Rafael sa pagiging seryoso sa kanyang ama. Dahil kung anong ugali ang nakikita ko ngayon kay Sir Rafael, ganun din ang nakikita ko ngayon kay Sergio. Mag-ama nga sila. Napansin ko pang nagtatakang pagtitig ng ibang empleyado sa akin. Iniisip marahil nila kung kaano-ano ba ako nila, Madam. Hindi ko nalang pinansin at tahimik lang akong nakasunod sa kanila hanggang sa nakasakay kami ng elevator. Isang bodyguard at kaming tatlo lang ang nandito sa loob. Yung ibang mga kasama naming bodyguard na nakabuntot sa amin kanina ay nagpaiwan na sa lobby. Hindi na din umiimik sila, Madam at Sir, kaya tahimik lang din ako habang nakatitig sa mga button ng elevator. Pagkabukas ng elevator ay tahimik kaming lumabas. Agad kong napansin ang dalawang babae at isang lalaki na nakaupo sa kani-kanilang lamesa. Mga nasa late 40s na ang kanilang edad at ibang suot nila kumpara sa mga tao sa ibaba. Lahat abala at nang mapansin nila ang pagdating namin ay agad silang tumayo at nagbigay galang. Good morning, Madam. Sir. Sabay na wika ng mga ito. Tumango si Sergio at diretsong naglakad sa isang nakasaradong pintuan. Binuksan niya yon at agad kaming nagsipasok. Umupo muna tayo dito, iha. Wika ni Madam Marian sa akin. Kaya agad akong naglakad papuntang sapat na upo. Si Sergio naman ay sa mismong swivel chair na upo habang isa-isang tinititigan ng mga papeles na nasa lamesa. Narinig ko pang banayad na katok sa pintuan kaya naagaw ang atensyon ko. Pumasok ang isa sa mga empleyado na nasa labas lang kanina. Sir, nasa conference room po sila Sir Christian at Sir Rafael ngayon. Informa nito kay Sergio. Tumayo naman agad si Sergio at binalingan si Madam Marian bago lumabas ng pintuan. Pupuntahan ko lang muna sila sa conference room, sweetheart. Wika nito. Tumayo naman si Madam Marian at lumapit ito sa asawa, sabay haplo sa suot na suit ni Sergio. Simpleng gesture pero ang sweet tingnan. Okay, don't worry. Mukhang bababa muna kami sa coffee shop para malibang. Sagot ni Madam sa asawa. Tumango si Sergio at hinalikan pa nito sa noong asawa bago tuluyang lumabas ng opisina. Agad namang sumunod ang empleyado dito, kaya naman naiwan kaming dalawa ni Madam dito sa loob. Alam mo bang kapansin-pansin ang malaking ipinagbago ni Rafael simula nang dumating ka sa mansyon? Basag ni Madam Marian sa katahimikan naming dalawa. Direkta na itong nakatitig sa akin. Napayuko ako. Ang sungit nga po niya eh. Sagot ko naman para mapagtakpan ng pagkailang ko. Masasanay ka din sa kanya. Pero alam kong magtitino na siya ngayon. Dati kasi hindi naglalagi sa mansyon ang batang yan. Sakit ng ulo sa kanyang ama at mga kapatid. Dahil walang ibang ginawa kundi ang mambabae at sumama sa mga barkada. Walang direksyon ng buhay. Palibasa kasi lumaking spoiled at nakukuha lahat ng gusto. Nitong weekend lang siya nagstay ng matagal sa mansyon, which is good sign na magbabago na talaga siya. At thankful ako dahil sa iyo, Veronica. Wika nito, nagtataka naman akong napatitig kay Madam. Sa totoo lang hindi ko gets ang ibig nitong sabihin. Bakit siya magiging thankful sa akin kung nagstay ng buong weekend si Sir Rafael sa mansyon? Eh wala naman akong naalalang pinagbawalan itong lumabas dahil wala akong karapatan. Sino ba ako para masabi sa akin ni Madam ang bagay na ito? Muling namayani ang katahimikan sa aming dalawa ni Madam Marian. Nagiging abala na ito sa kanyang cellphone, kaya inilibot kong tingin sa paligid ng opisina. Malawak ang buong paligid. May mga paintings akong nakitang nakasabit sa iba't ibang klaseng office supplies, salamin na nasa likuran ng upuan ng CEO, kaya kita kong nagtatayugang building sa labas. Mukhang matatagalan sila sa meeting. We need to go. Mag-ikot muna tayo para naman malibang. Muling napukaw ang atensyon ko na magsalita si Madam. Napansin ko ang pagtayo nito kaya tumayo na din ako. Nakasunod lang ako dito habang nakalabas kami ng opisina. Kapag bumalik na si Gio, sabihin mo sa kanya na tawagan ako. Lalabas lang kami ni Veronica. Bili ni Madam sa empleyado. Opo, Madam. Sasabihin ko po agad kay Sir Gio ang tungkol dito. Sagot nito sabay yoko. Agad naman akong hinawakan ni Madam sa braso at sabay na kami naglakad papuntang elevator. Alam mo bang pag-aari ng Villarin Empire ang buong building na to?
Halos ilang taon na din ang mabilis na lumipas at habang tumatagal lalong lumalago ang negosyo ng pamilya. Kaya laking pasasalamat namin ni Gio dahil sinunod na din ni Rafael ang nais ng buong pamilya. Akala talaga namin wala nang pag-asa ang batang yon na hawakan ng kumpanyang ito. Wika ni Madam, tahimik lang akong nakikinig sa kanyang sinasabi. Pagkabukas ng elevator ay agad kaming naglakad palabas. Sinalubong naman kami ng driver at tatlong bodyguard. Sa Bilyarin Shopping Center tayo. Agad naman nagsitanguan ang lahat at nagmamadaling lumabas. Dito na lang natin hintayin ang sasakyan. Wika ni Madam, nakangiti naman akong tumango sabay libot ulit ng tingin sa paligid. Halatang ingat na ingat ang kilos ng lahat. Siguro mahirap magtrabaho sa lugar na ito. Kanina ko pa napapansin ang ibang mga empleyado na mukhang aligaga. O baka natatakot lang sila sa presensya ng amo nila. Nang mapansin namin ang pagtigil ng sasakyan sa labas ng exit, ay agad akong hinila ni Madam. Marahil yun ang sasakyan na tinutukoy nito kanina. Agad naman kaming pinagbuksan ng isang naka-uniform na bodyguard ng pintuan ng kotse, kaya pumasok na din kami. Halos 10 minuto lang naman ang itinakbo ng sasakyan at nakarating agad kami sa Bilyarin Shopping Center. Ibang-iba ito sa pinuntahan naming mall noong nakaraang araw. Grabe, sobrang ganda ng paligid at naglalakihan ng mga chandelier. Mukhang mayayaman din ang halos lahat ng nakikita kong mga tao. Halatang mga mamahalin ang mga nakadisplay sa mga butik na aming nadadaanan. Louis Vuitton, Gucci, Prada at kung ano-ano pang mga shop ang nakikita ko. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi malaman kung gaano kamamahal ang mga luxury brand na yun. Sa spa tayo, narinig kong wika ni Madam habang napansin kong pinindot nitong elevator na nasa harap namin. Hindi ko man lang namalayan kung saang bahagi ng mall na kami nakarating. Kanina pa kasi lumilipad ang diwa ko sa kakatingin sa paligid. Namamangha ko sa mga nakikita kong nagagandahang bagay. Agad naman kaming nakarating sa spa na tinutukoy ni Madam. Sinalubong agad kami ng staff na agad kaming pinaupo. Good day, Madam Marian. Nice to see you again po. Agad na bati nito kay Madam. Mukhang kilala nito ang amo ko. Tahimik lang ako sa tabi ni Madam habang tinititigan ang ginagawa nito. Gusto kong ayusan mo siya. Gawin niyo ang lahat para lalong lumitaw ang ganda niya. Sagot ni Madam dito. Natuon naman ang atensyon ng kausap nito sa akin. Napansin ko pang pasimple nitong pagtitig sa akin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos matamis itong ngumiti. Actually, maganda na po siya, Madam. Pero kailangan lang natin pagpantayin ang kulay niya. Nakangiti nitong sagot. Tinitigan din ako ni Madam tsaka tumango. Galing ka ba sa swimming, iha? Yung totoong kulay mo ay ang nasa balikat mo. Yan ang hahabulin natin para pumantay. Wika ng staff sa akin. Hindi ko naman magets ang ibig nitong sabihin. Kaya pasimple kong tinitigan ang balat ko sa braso at ang balikat ko. Mas maputi ang nasa balikat ko. Dahil palagi itong natatakpan ng damit noong nasa probinsya pa ako. Babad ako sa sikat ng araw, kaya talagang mangingitim ang balat ko na direktang natatamaan ang sikat ng araw. Right, I think yan ang pinaka-the best na service ang gagawin ngayon. Lalo mong palitawin ang ganda niya. Nakangiting sagot ni Madam at halatang tuwang-tuwa pa ito sa narinig sa staff kanina. Nahihiya naman akong napayoko. Don't worry, ma'am, kayang-kaya namin gawin ang bagay na ito. Pagkatapos ng procedure na gagawin namin ngayong araw, makikita nyo agad ang result. Kami ang bahala sa kanya. Papakialaman namin ang kulay niya, pati na din ang mukha niya para lalo siyang gumanda. Sagot ng staff. Pagkatapos ay sinenyasan nitong isa pang nakaantabay sa amin at may sinabi. Sumama ka sa amin. Hindi na natuloy ang sasabihin nito nung sumabot ulit si Madam Marian. Veronica. Her name is Veronica. Sagot ni Madam. Well, Ma'am Veronica, sumama ka sa akin. Umpisahan na natin ang lalong pagpapaganda sa'yo. Wika nito. Nilingon ko pa si Madam pero tumango lang ito sa akin. Kinakabahan man wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa staff. Naging maayos naman ang naging kinalabasan ng lahat. Kabi-kabi lang paglilinis ng katawan ko ang kanilang ginawa. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog pala ako. Basta nagising na lang ako na sobrang gaan na ng aking pakiramdam. Ay, mabuti naman at gising ka na. Grabe ang sarap ng tulog mo, Ma'am Veronica. Wika sa akin ng isang staff habang may inilalagay ito sa mukha ko. Hindi na siya ang dating staff na nag-asikaso sa akin kanina. Mukha kasing binabae ang isang ito sa klase ng kilos niya at pananalita.
Anong oras na po? Tanong ko. Nakangiti itong tumitig sa akin. Alas tres na ng hapon. I'm sure gutom ka na. Don't worry, malapit na tayong matapos. Lalagyan ko lang ng cream ang mukha mo. Pagkatapos ready to go ka na. Wika nito. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya para matapos na. Kung ganoon, ilang oras din pala akong nakatulog. Sa bagay na puyat ako kagabi dahil sa kakaisip sa nangyari sa amin ni Sir Rafael. Si Madam Marian po pala. Hindi ko mapigilang bigkas sa pangalan ni Madam. Alas tres na ng hapon at shock na board na ito sa kakahintay sa akin sa labas. Don't worry, nasa labas lang siya. Kakatapos lang din niya magpaspa kanina. Sagot nito. Para naman akong nabunutan ng tinik sa sagot nito. Pagkatapos ay sinanya saan ako nitong pwede na akong tumayo. Look at yourself! Hindi ba't kahit papaano kita na ang result ng ginawa namin kanina? Tanong nito sa akin at iginaya ko papunta sa malaking salamin. Agad ko namang sinipat ang sarili ko at namangha ko sa aking nakita. Lumiwanag ang balat ko. Kaunti na nga lang at magiging pantay na ang kulay ko. Samantalang ang mukha ko ay ganoon din. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Don't worry, sa paglipas ng araw magiging tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng dati mong kulay. Huwag ka kasing magbabad sa beach para hindi ka masyadong masunog. Or kung talagang mahilig ka mag-swimming, huwag mong kalimutang maglagay ng sunblock sa balat. Pagpapatuloy na wika nito, wala sa sariling napatango ako. Salamat po, ang galing ng ginawa niyo. Sagot ko, nakangiti ako nitong tinitigan. Alam mo, kakainggit ka. Kahit naman hindi pantay ang kulay mo kanina, maganda ka pa rin. Napaka-natural ng mukha mo. Hindi nakakasawang titigan. Wika pa nito, hindi ako nakaimik. Ilang beses ko nang narinig ang tungkol sa bagay na yan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nasanay. Nahihiya pa rin ako kapag nakakatanggap ako ng ganitong klaseng compliment. Sige, pwede ka na magpalit ng damit. Take your time, Ma'am Veronica. Wika nito at lumabas na. Agad ko namang hinagilap ang damit na hinubad ko kanina. Pagkatapos ay isinuot ito. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Lahat yata ng libag ko sa katawan tinanggal nila. Hays, kakaiba din pala talaga ang mga mayayaman. Pumupunta sila sa ganitong lugar para lalong ma-enhance ang kanilang kagandahan. Pagkatapos kong magbihis ay hinagilap ko ang bag na ipinatong ko sa isang maliit na lamesa. Pagkatapos ay agad na akong lumabas dito sa maliit na kwarto. Agad naman akong sinalubong ng isa pang staff at sinamahan papunta sa kinaroroonan ni Madam Marian. Nadatnan ko itong prenteng nakaupo sa isang lamesa habang umiinom ng fresh juice. Agad kong napansin ang pagngiti nito nang mapansin ang pagdating ko. Wow, perfect! Hindi na sayang ang halos buong maghapon na pagtambay natin dito. Nakangiting wika ni Madam sa akin. Pagkatapos ay sinenyasan ako nitong maupo at hinarap ang staff. Dumukot ito sa bag at may inabot na pera dito. Agad na nagpasalamat ang staff at tumalikod na. Ma'am, pasensya na po. Kanina pa yata kayo naghihintay sa akin. Baka hinahanap na tayo sa office. Nakayuko kong wika. Sinipat naman ni Madam ang suot na relo bago sumagot. Kausap ko kanina si Gio. Malapit na silang matapos. Dadaanan nila tayo dito mamaya para sabay-sabay na tayong umuwi. Sagot ni Madam. Pagkatapos ay sinenyasan itong waitress kaya agad na lumapit. Kumain ka muna. Iikot tayo habang hinihintay natin ang sundo natin. Nakangiti nitong wika. Napansin marahil ni Madam ang pag-aalangan ko kaya ito nang namili ng pwede kong kainin. Agad niya yung sinabi sa waiter bago muli akong binalingan. Huwag kang mahiya, Veronica. Simula ngayon, ituring mo kaming hindi iba sa'yo. Pamilya na ang tingin ko sa'yo at mas magiging masaya ako kapag hindi mo na ako tatawaging madam. You can call me tita at tito naman kay Gio. Don't worry, magiging maayos ang buhay mo sa amin dahil isa kang mabait na bata. Mahabang wika nito, napayuko ako. Ilang sandali lang ay dumating na din ang in-order na pagkain para sa akin, burger at orange juice. At dahil gutom na din ako, hindi na ako nahiya pa. Agad akong kumain. Nagiging abala muli si Madam sa kanyang cellphone, kaya naman nawala na din ang nararamdaman kong hiya. Parating na daw sila. Hintayin na lang natin sila dito. Kakatapos ko lang nguyain ang huling kagat ng burger nang muling nagsalita si Madam. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay dahil nakita ko ang pagpasok nila Sir Rafael at Sir Gio dito sa cafe.
Agad silang kinawayan ni Madam Marian kaya nagmamadali silang lumapit sa amin. Pagkalapit ng mga ito'y agad na humalik si Sir Rafael sa kanyang ina. Isang halik sa labi naman ang iginawad ni Sergio sa kanyang asawa na siyang hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig dahil sa nasaksihan. Pagkatapos ay sabay na silang naupo. Mukhang wala naman kayong napamili ah. Wika ni Sergio habang nakatitig sa asawa. Tahimik naman si Sir Rafael habang pasulyap-sulyap sa akin. Kaya muli akong nakaramdam ng hiya. Ano kaya ang iniisip nito? Nagpas pa lang kami, Gio. Kakatapos lang namin at dito sa cafe ang diretso namin dahil na-skip namin ang lunch. Sagot ni Madam, oo nga pala, hindi kami nakakain ng lunch dahil nakatulog ako habang kinukuskus ang balat ko kanina. Ganun ba? Kung ganun, lipat tayo sa restaurant na nagsaserve ng matinong food. Hindi pwede magpalipas ng kain, sweetheart. Alam mo naman yun, di ba? Sagot ni Sergio na may halong pag-aalala sa boses. Nakaramdam tuloy ako ng guilt. Hindi na sana ako pumayag na magtagal sa spa. Nakakahiya tuloy. Parang akong may kasalanan nito eh. Don't worry, busog na ako. Isa pa paminsan-minsan lang naman ito nangyayari. Mas maigi din na mag-fasting paminsan-minsan. Sagot ni Madam. By the way, kamusta ang opisina? Mukhang napagod kayo ng husto ah. Muling wika ni Madam sabay sulyap sa anak. Ayos lang ma'am. Masasanay din siguro ako sa araw-araw na ganitong rutin ng buhay. Sagot ni Sir Rafael. Nakangiti naman itong tinitigan ni Madam Marian. Don't worry son. Magiging maayos din ang lahat. Basta hinay-hinay lang at huwag mong biglain ang sarili mo. Sagot ni Madam. Tanging pangiti na lang din naman ang naging sagot ni Sir Rafael sa kanyang ina. Okay, let's go. May gusto ka pa bang puntahan, sweetheart? Tanong ni Sergio at tumayo na. Pagkatapos ay inalalayan nitong makatayo ang asawa. Hinagilap ko ang aking bag at tumayo na din. Lalo na nang mapansin ko na naglalakad na palabas ng cafe sila Madam. Natigilan lang ako nang maramdaman kong paghawak ni Sergio sa kamay ko. Kaya napalingon ako dito. Bakit ibang-iba ka ngayon? Alam mo bang lalo kang naging kaakit-akit sa mga mata ko? Pabulong na wika nito habang nakatitig sa mukha ko. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Habang tumatagal na iilang na talaga ako sa kanya. Para kasing may ibig sabihin ng mga titig na pinapakawalan nito sa akin. Sir, baka maiwan na nila tayo? Wika ko sabay hila sa kamay kong hawak nito. Tumingin pa ako sa labas ng cafe. At doon ko lang na-realize na nakalayo na sila Madam sa amin. Much better. Sagot nito. Po? Sagot ko naman. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Hayaan mo silang masolo ang isa't isa. Alam kong miss na ni Daddy si Mommy. Dahil hindi sila sanay na mawalay sa isa't isa sa mahabang oras. Wika nito at hinila ko palabas ng cafe. Hindi na ako nakapalagpa. Lalo na nang akbayan ako nito. Napansin ko naman na pinagtitinginan kami ng mga taong nadadaanan namin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ipinapakita sa lahat ni Sir Rafael na pag-aari niya ako. Dahil hindi nakaligtas sa paningin kong pinapakawalan itong masamang titig sa mga kalalakihang napapatingin sa amin. O sa akin? Sir, pwede po bang bitawan niyo na ako? Nakakahiya po kasi. Bulong ko kay Sir Rafael. Kanina pa ako palingon-lingon para hanapin sila Madam Marian. Pero hindi ko na sila nakita pa. Isa pa na iilang na ako sa mga pinupukol na tingin ng mga taong nakakasalubong namin. Kahit naman mukha silang sosyalin, hindi pa rin maitatagong pagiging tsismoso-tsismosa nila. Dahil kung makatingin sa akin lalo na ng mga kababaihan, akala mo'y may nagawa akong mali. Paano kung ayoko? Dahil komportable ako sa ganito, may magagawa ka? Pabulong na sagot nito. Talagang itinapat niya pa sa tenga kong bibig niya. Kaya naman kinilabutan ako. Lalo na nang tumama ang mainit itong hininga sa pisngi ko. Pero baka po anong isipin ng mga taong nakakakita sa atin? Sagot ko. Bakit? Kilala mo ba sila? Muling tanong nito. Hindi ko naman maiwasang mapangiwi sa takbo ng pag-uusap namin. Mukhang ayaw niya talagang tanggalin ang kamay niya na nakaakbay sa balikat ko. Nangangalay na po kasi ako eh. Palusot ko kahit hindi naman. Maang lang naman ang pagkakadantay ng kamay nito sa akin. Kaya lang wala na akong choice pa kundi sabihin ng katagang yon. Isa pa, kanina pa kami naglalakad at hindi ko alam kung saan ba talaga kami pupunta. Bakit hindi mo sinasagot ang message ko sa'yo kanina? Imbis na pakinggan ang pakiusap ko, nagtanong pa ito. Natigilan naman ako.
Hindi ko alam ang ibig nitong sabihin. Yung cellphone mo, hindi mo ba siya na-check from time to time? Tanong nito. Saglit akong napaisip. Oo nga pala, ang cellphone ko, hindi ko na nahawakan pa simula nang dumating kami ng salon. Eh, nakatulog po kasi ako sir eh, sagot ko. Hindi naman ito sumagot hanggang sa nakapunta kami sa isang restaurant. Huwag niyang sabihin kakain na naman kami. Rafael! Nagulat pa ako nang may biglang sumalubong sa amin na isang lalaki. Halos kasing edad lang ito ni Sir Rafael. Pero halata sa mukha nitong pagiging masayahin.